Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkababa sa SUV ng grupo ng banda ni Nayara ay hindi magkamayaw ang mga fans na karamihan ay babae sa pagtawag sa bawat pangalan ng grupo nila. Bago kasi sila makapunta sa concert hall kung saan kasama sila sa mga banda na magpe-perform para sa isang fundraising project na mini concert, ay madadaan muna nila ang mga hilera ng mga fans na nag-aabang sa magkabilang side ng entrance. Kaya bukod sa red cordon na may security people na nakaantabay doon para siguruhin na walang fans na lalagpas doon. Dahil abala si Yara sa pagbibigay sa mga fans ng autograph at pa-picture, kaya hindi niya agad namalayan na nakapasok na sa loob ng stadium sina Nathan at siya na lang ang nasa labas. Ayaw naman niya kasing biguin ang mga fans ng banda nila na nagpunta at naghintay doon sa labas ng stadium para lang hindi nila mabigyan na sa hiling ng mga ito. Pero wala na rin siyang nagawa nang alalayan na siya sa isang mga security para pumasok na rin sa loob. Pero nasa malapit na siya ng entrance nang mapatigil siya nang marinig niya ang pag-iyak ng isang may kabataang babae. Nang mukha na sa huling taon nito ng elementarya, kasama ang teenager nitong kapatid na nang-aalo dito. Bakit ka umiiyak? Kasi hindi ko po na nalapitan si Nathan. Fan na fan pa naman siya ni Nathan. Ganun ba? Ano bang pangalan mo? Lilac. Iyan ba ang papipirmahan mo kay Nathan? Opo. Kumpleto lahat dito mga pictures niya, interviews at lyrics ng mga kanta. Talaga? Sige, sandali lang at babalik ako kaagad. Anya sa mga ito bago siya tuluyang pumasok sa loob ng stadium. Pagkapasok niya ay mabilis niyang hinanap si Nathan at nakita niyang ini-interview ito ng isang VJ sa isang music video show sa TV. Kaya naman kahit ayaw ni Yara na istorbuhin si Nathan sa interview nito, ay pilit niyang hinuhuli ang pansin nito. Anong meron? Halika at sumama ka muna sa akin sandali. At nang ma-realize si Nathan na lalabas muli siya sa studio, ay pinagigilan siya nito. Teka, huwag mong sasabihin sa akin na lalabas ulit tayo dyan. Uh-huh. May isa ka kasi sa fans mo na gustong-gusto kang ma-meet at magpapa-autograph sa'yo. Naiintindihan mo ba na oras na lumabas ulit ako dyan ay may isa akong pinermahan na autograph ay hindi pwedeng wala ng susunod at susunod pa? Pero isa lang naman at malapit lang siya dito sa entrance ng stadium, nakapwesto kaya hindi tayo lalayo masyado. Gusto kitang pagbigyan pero once na lumabas ulit tayo dyan ay siguradong mas magkakagulo sa labas, lalo na kapag isa lang sa mga fans ang mapagbibigyan ko ulit ng autograph. Baka ipagtampo pa ng iba yon dahil baka isipin nila na may special treatment ang isa sa kanila na binalikan ko pa talaga. O sige, naiintindihan ko naman ang rason mo. Ako na lang ulit ang babalik sa labas para puntahan ko si Lilac. Halika na nga, sino bang fan ang pupuntahan ko? Bahagyang nagulat si Yara sa biglang pag-akbay sa kanya ni Nathan at napangiti at napatango na lang siya. Kumusta? Ang sabi ni Yara ay may fan raw akong gustong-gusto akong ma-meet. I never thought na kasing cute mo siya. Anong pangalan mo, cutie? Ako po si Lilac. Lilac, isang magandang pangalan para sa isang cute na batang babaeng tulad mo. Nathan, may dalang scrapbook si Lilac para pirmahan sa'yo. Talaga? Ito nga pala yun. Mukhang kompleto talaga itong mga nakalagay sa scrapbook mo ha, pati ata yung mga picture na wala akong copy ay meron ka. Kinukolekta ko talaga mga yan, pati yung sa internet ay piniprint ko. Tingnan mo ito, mukhang may bumubuo ng love team natin. Mukha nga. Bakit kasi kayong dalawa lalo na nang mapakinggan kong interview ninyo sa radio? Napangiti na lang si Nathan bago pinirmahan ang naturang picture. Here. Maraming salamat, Yara. Ito ang pinaka-memorable na araw sa buhay ko. Hep! Gagawin pa natin mas memorable yan. Ani Nathan na tinanggal ang silver tag na necklace, just kung saan nakalagay ang pangalan ng banda nila at sa kabilang side naman ay naka-engrave ang pangalan at pirma ni Nathan doon. Ito ay para sa'yo. Salamat sa pag-support at paggusto sa aming banda. Ani Nathan ang dumiretso na ulit ito sa pagkakatayo. Bye! Paalam na rin ni Yara kay Lilac. Salamat po, Yara, Nathan. Huwag mo nang banggitin. Nagustuhan ko talagang kausap si Lilac. She's a sweet girl. That's really nice of you. Salamat pa rin dahil nung una akala ko hindi ka na ulit lalabas ng stadium. Anong masasabi ko?
Nung una'y naiisip ko lang na ayokong magalit at magtampo ka sa akin. Baka kasi pumangit ang pagtugtog mo mamaya. Ang ganda na ng unang sinabi mo eh, kaso sinundan mo pa? Pagdating lang talaga sa banda, ay ayaw mo talagang may sasablay. Ayoko naman talaga magkaroon ka ng sama ng loob. Diyan kasi ang tampon-tampo na yan nag-uumpisa ang hindi pagkakasundo ng mga grupo sa banda, kaya hindi sila nagtatagal. Well, hindi mo kailangan mag-alala tungkol doon dahil napasaya mo na si Lilac. At iyon din ang nagpasaya sa iyo. Nauna nang lumabas ng dressing room si Yara matapos siyang ayusan dahil gusto niyang panoorin mula sa backstage ang iba pang mga bandang magpe-perform bago sila. Excuse me, anong tinig lalaki na nakapagpalingon dito kay Yara? At ang nakita niyang taong nakatayo, hindi kalayuan mula sa bandang likuran niya ay isang gwapong lalaki na may spike na buhok. At dahil nakangiti ito sa kanya ay kaya otomatiko na rin siyang napangiti dito. Lalo na't mukhang friendly naman ito. Alam niyang isa rin ito sa miyembro ng ibang banda na nandoon, kaya pamilyar ang mukha nito sa kanya. Yes? Tanong ni Yara. Well, ikaw si Yara, di ba? Ang bagong drummer ng Phoenix? Tumango si Yara. I'm Kent. Ako naman ang drummer ng bandang Green. I see. Narinig kong tumutugtog ang banda mo kanina. Ang ganda niyo tumugtog. Salamat. Sabi ni Kent habang kinakalikot ang isang set ng drumsticks na dala niya. Narinig ko sa radio station ang interview at live performance ninyo. At narinig kong tumugtog ka ng iyong drums. Ang ganda ng tugtugin niyo. Salamat rin. Nice finger work. Pero kaya mo ba ito? Ani yan na mula sa back pocket niya ay kinuha niya ang drumsticks na nakalagay doon at pagkatapos ay pinaikot-niikot niya ang drumsticks sa bawat daliri sa kanyang kanang kamay ng dahan-dahan. Ipinagpatuloy niya ang mabilis sa pag-ikot ng stick hanggang sa ito'y isang ipo-ipo ng oak sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napangisi si Kent at tila tinanggap ang hamon ni Yara. Tinataas ito ng isang bingaw eh. Napataas ang kilay na sabi ni Yara bago ito giniya at mas lalong binilisan ang pagpapaikot sa mga sticks. Hindi nagtagal ay tila nagkaroon na silang dalawa ng spin the stick challenge. Kaya naman nagsimula na rin silang pagkumpulan ng ibang tao para panoorin sila at pagpustahan kung sinong unang mapapagod sa kanila at hihinto. At dahil busy si Yara sa kanyang ginagawang pagpapaikot ng sticks na hawak niya, ay hindi namalaya na kahit sina Nathan ay nandoon na rin at pinapanood siya. Habang hindi mapigilan ni Yara ang mapangiti, habang mas mabilis niyang iniikot ang mga stick kaysa kay Kent. Halatang nasasarapan siya sa hamon nito. Then out of the blue, Kent pulled a stunt and flicked his sticks in the air bago sinalumuli ang mga ito nang walang tigil sa pag-ikot. Ganun na lang ba? Sabi ni Yara habang umiikot habang hinahagis ang mga sticks sa hangin habang sinasalo ang isa sa mga harap at ang isa sa likod niya bago siya gumalaw sa isang sayaw. Patuloy niyang iniikot ang mga patpat sa kanyang mga kapay. Tila ba sinasabayan niya ang tugtog na naririnig nila mula sa stage. Kaya naman biglang napatigil si Kent at napatitig na lang sa kanya. Habang ang iba nilang audience ay nagsisipulan at ang iba naman ay nangihiyawan dahil sa pagkapanalo sa pustahan. Sa pagtatapos ng tugtog ng bandang nasa stage ay isinabay iyon ni Yara sa pagkatapos rin ang pagpapaikot niya sa kanyang drumsticks. Napahanga mo ko, Yara. Salamat. Napahanga mo rin ako. Sabi ni Yara dito bago niya napansin si Nathan na tila proud na nakangiti sa kanya. So, nandiyan na pala ang boyfriend mo. Tila may panghihinayang sa tono na sabi ni Kent. Swerteng nila lang. Hindi na lang itinama ni Yara ang maling paniniwala nito dahil hindi naman siya obligadong magpaliwanag pa rito. Isa pa, oras na magpaliwanag siya ay baka ma-encourage pa niya ito na magpakit sa kanya kung ang sa totoo naman ay si Nathan ang gusto niya. Kung magpapaliwanag din siya ay baka sabihin pa ni Kent na nagpapalusot lang siya tulad ng ibang taong mahilig mag-deny sa showbiz. Kaya isipin na lang nito ang gusto nitong isipin. Nang magpaalam siya kay Kent at lapitan ng mga kabanda niya ay hindi mapagilan nina ng Mork ang babahanga sa kanya. Inay kahanga-hanga, Yara honey, ani Mork. Oo nga, salamat guys. At saan mo naman natutunan ang kahanga-hangang talento na paikot ang inyong mga drumsticks at sumayaw ng sabay? Nasa ballet class ako at dati din gymnast noong bata pa. Napatangutang mo si Nathan. Napakatalented mo Yara. Bakit hindi mo ipinagpatuloy ang isa sa mga iyon bilang profesyon? Nagbago na ng gusto eh. Tahimik na sagot nito. At hindi maiwasan ni Nathan na makita ang bahagyang kalungkutan na nagdaan sa mga mata ni Yara. Akmang magtatanong pa ito tungkol doon, ngunit tinawag na ang banda nila para maghanda dahil hindi sila na ang susunod na tutugtog sa stage.
Pagkatapos ng set nila at muli na silang nakabalik sa backstage, ay inanyayahan ni Nathan ang mga kabanda niya sa isang salo-salo sa bahay nito. Tradisyon na kasi nila iyon sa tuwing matatapos ang kanilang mga concert, kahit na hindi pa nila iyon solo concert at may kasama silang ibang mga banda. Kung hindi isang special dinner ay isang victory party ang palaging ginaganap sa mansion ni Nathan. Pero sa pagkakataong iyon ay mataktikang nagdahilan sina Paul at Mark na mukhang kinasabuti ng iba pa nilang mga kasama sa entourage ng banda nila kaya hindi na raw makakasama ang mga ito dahil may kanya-kanyang pupuntahan. May kasama pang panunukso rin sa mga mata ang mga ito. Kaya sa huli ay si Yara na lang ang kasama ni Nathan sa kanilang special dinner sa bahay nito. Nakakahiya naman sa'yo, nag-abala ka pa na maghanda ng dinner tapos ay halos lahat sila ay may kanya-kanyang mga lakad. Hayaan mo na lang mga yon, padadalhan ko na lang sila ng pagkain. Kung sa bagay, ang sabi na lang ni Yara bago namamanghang napatingin sa mansyon ng bahay ni Nathan. Ang ganda ng bahay. Salamat. Sinong kasama mong nakatira dito? Ang aking nakababatang kapatid na lalaki at mga kasambahay. Pero minsan ay dito rin nag-i-stay sina Mark at ang iba pang staff ng kumpanya kapag may mga bagong music recordings na kailangan gawin. Meron din kasi akong recording room na ipinagawa rito sa bahay. I see. Yan ang nakababata kong kapatid. Halika't ipapakilala kita. Ibarra, gusto kong makilala mo si Yara, ang bagong drummer ng banda. At Yara, si Ibarra, kapatid ko. Hi Ibarra! Sa totoo lang, balita tungkol sa iyo. Mas maganda ka sa personal, hindi nakakagulat at mukhang nababaliw sa'yo si Kuya Nate. Ikinagagalak din kitang makilala. And for once, I approve ang choice ni Kuya. Mamaya, ang huling sabi nito bago pinaarangkada ang two-seater na Stuart's car, napapailing na lang si Nathan. Huwag mo napansinin ng kapatid ko, may pagka-emo yun kaya parang aloof tingnan. Yeah, maswerte na nga tayo at mahaba-haba ang sinabi niya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Medyo anti-social siya, kaya malimit siyang mapagkamalan na suplado. E di, maswerte pala ang girlfriend niya dahil walang babaeng makakalapit kay Ibarra dahil sa pagkaakalang suplado siya. Iyan, eh kung may girlfriend ng isang iyon. Si itsurang iyan, mukhang wala pa. Hinihintay ko nga kung may papakilala siyang girlfriend eh. Baka naman gusto niya munang makasiguro bago niya ipakilala sa'yo. Baka. Pero hayaan na natin ang kapatid ko sa trip niya for now. Pumasok na tayo sa loob at kumain ng hapunan. Alam kong gutom ka na rin dahil hindi ka nakakain masyado kanina bago tayo nag-perform. Mukhang pati iyon alam mo ha? Medyo kabado na excited ako kanina kaya hindi ako nakakain masyado. Siyempre, mapagmasid akong tao. Ayaw nitong malaman ni Yara na talagang kanina niya pa minomonitor ang kilos nito nung nasa stadium pa sila. Baka kasi isipin nito na may pagka-stalker siya pero ang totoo ay hindi lang talaga niya maiwasan na pagmasan at alamin ang mga ginagawa nito. Nauwi sila sa isang romantic candlelit dinner sa May Pavilion sa likuran ng bahay ni Nathan kung saan napapaligiran iyon ang mga bulaklak ng mga halaman. Meron din doon man-made waterfalls kung saan ang pinag-aagusan nun ay may iba't ibang kulay na koi fishes. Merong iyong Japanese style na tulay papunta sa pavilion kung nasaan sila. Imbis kasi na nasa napakalaking dining room sila ng mansyon, kumain ay doon na lang ipinahanda ni Nathan sa pavilion ang dinner nila. Kaya mas mukhang romantiko at intimate iyong tingnan. At parang may background music rin sila at pinatugtog ni Nathan ang MP3 nito na kasukuyang tugtog ay isang romantic instrumental music na nagmumula sa isang piano. Bahagyang ikiniling ni Yara ang mukha niya nang ma-recognize niya ang instrumental version ng isang album ng banda nila na kasalukuyang tumutugtog. Familiar talaga ang music ang iyan. Hindi ko naisip na maganda siyang pakinggan kapag tinugtog sa piano. Ito ay nakakapawing pagod. Yun ang naisip ko. Isang araw ay napagtripan ko na lang na subukang tugtugin iyon sa piano at iyan nga ang kinalabasan. Kaya kapag medyo tensyonado ako at gusto ko mag-relax, iyan ang tinutugtog ko kaya naisipan ko rin na i-record at iyan na nga, bagaman ako palang ang nag-iisang may recorder version niyan. Ikaw ay napaka-talented at isang henyo. Puro ni Yara. Nakakapagtaka kung bakit hindi mo sinubukang maging pianist sa konsyerto. What can I say? Mas masayang magwala at magtatalon sa stage kasamang mga kaibigan ko. Sa bagay, mas masaya nga kapag marami kayong magugulo sa stage. Alam mo rin na hindi ka nag-iisa. Tama. Pare-pareho rin kayong kinakabahan kaya may karamay ka. Ikaw, kinakabahan ka bang nagpe-perform sa stage? Imposible yata yan. Mayroon kang ganitong oras na kumpiyansa pagkatapos ng lahat.
Magaling lang ako magdala. Natural na kahit batikang mga performer, kahit na sa pagkanta pa iyon o pag-arte, ay kinakabahan din sila. Siyempre, iaalalahanin mo kung magugustuhan ka ba ng mga tao mga performance mo o hindi. I guess, tama ka. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ako kumakain before our band performance. Natatakot ako na baka masuka ako dahil sa kaba. Kaya ay dapat ay kumain ka naman ng marami pagkatapos ng performance natin para hindi ka lalong malipasan ng gutom at manghina. Opo, hindi ko po nakakalimutan yan. Mabuti naman. At dahil sa magandang kinalabasan ng fundraising concert kanina, let's drink to that, lalo na't mukhang paborito ka na rin ng publiko. Nakangiting tumango si Yara. Itinaas na rin niya ang hawak na goblet at ipininki iyon sa hawak na goblet ni Nathan bago sila sabay na uminom ng alak. Nang maibaba ni Nathan ang goblet nito, ay mataman siya nitong tiningnan. Tila may misteryosong ngiti sa labi. Tahimik ay tuloy-tuloy siyang nakatayo habang naglalakad patungo sa kanya. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Sayaw tayo? Ang paanyaya ni Nathan sa kanya. Ibinabara na rin ni Yara ang goblet niya at nakangiting tinanggap niya ang nakalahad na kamay ni Nathan. Tila nilalabanan nun ang may kalamigan na dulot ng panggabing hangin. Hindi rin tuloy mapaglabanan ni Yara na ilapit pang mabuti ang mukha niya sa bandang leeg ni Nathan. Halos siluti na niya ang leeg nito, ngunit pinipilit niyang huwag. Sa isiping iyon ay hindi niya mapigilan ang mapangiti, kaya naman nagtaas siya ng paningin para sulyapan ito kahit sandali. Only to find out na nakatingin din pala si Nathan sa kanya na may isang bagay na katulad ng pagnanasa at pagsintas sa kanyang makasalanang napakarilag na mga mata. Hinalikan siya ni Nathan ng dahan-dahan at nang maramdaman itong wala siyang pagtutol sa paghalik sa kanya, sinimula niya itong halikan ng malalim at mapusok. Hindi na rin naiwasan ni Yara na mangunyapit pang lalo sa pagkakaikot ng braso niya sa balikat at batok ni Nathan. Daan upang lalo siyang mapalapit dito. Habang si Nathan naman ay lalo pa siyang hinapit pang lalo. Kukunin ko lang yung phone. Walang ganang sabi ni Nathan sabay bitaw sa kanya para sagutin ang cellphone niya. Hiya. Ang tanong nito sa kabilang linya na hindi tinignan kung sinong tumatawag sa screen. Nathan, si Pelaya. Pelaya, may kailangan ka? Gusto ko lang magtanong kung bakit bigla yatang napostpone ang celebration dyan sa bahay ninyo. Tinext kasi ako ni Paul na at iyon ang sinabi niya sa akin. Hindi naman napigil ni Nathan na mapangiti ang nakahulugan sa harap ni Yara nang makita nito ang reaction niya. Last minute change ng plano lang talaga. Nagkataon na may kanya-kanyang lakad din sina Paul. Lahat sila? Seems like it. Okay lang rin naman sa akin iyon at makakapagpahinga ko ng mas maaga. I see. Well, I guess magse-celebrate na lang tayo some other time. Good night, Nathan. Bye, Pelaya. Meron bang problema? Wala. Mausisa lang si Pelaya kung bakit hindi natuloy ang celebration dito sa bahay. Gumisi si Yara. Muli niyang ipinaikot ang braso sa balikat ni Nathan. Natuloy naman, di ba? Iyon nga lang, para lang sa dalawa ang naging celebration. Uh-huh. Sang-ayon ni Nathan. Pero bago pa maglapat ang kanilang mga labi, ay ginulantag naman sila ng napakalakas na kulog at tidlat. Hindi nila naiwasang mamulagat at muling maghiwalay. Humalakak si Nathan habang sinusuklay ang kanyang buhok. Mukhang pati ang kalingitan ay kontra sa pampublikong pagpapakita ng pagmamahalan natin, ha? Mukhang malakas ang darating na ulan ngayong gabi. Halika na nga sa loob at baka maulanan pa tayo rito at mauwi pa sa sakit. Kaya magkahawak kamay na tinalunto nila ang pathway pabalik sa loob ng mansyon. Habang si Yara ay muling pasimpleng kinikilig. Hinalikan siya ni Nathan at kahit na medyo nabitin siya ay masaya pa rin siya. Ibig bang sabihin nun ay may damdamin na rin ito sa kanya? Hindi naman siguro siya halika nito kung wala itong espesyal na nararamdaman, di ba? So, kumusta ang dinner date ninyo kagabi ni Nathan? Hindi naman talaga date. Nagkataon lang na may ibang lakad ng ibang bandmates namin. Parehong pagkakaiba. Date pa din yun. At paano mo naman po nalaman ang tungkol doon? Mukhang seryoso na ang panliligaw sa'yo ni Paul, ha? Huwag mong ibahin ang usapan. Ang pinag-uusapan natin ay ang tungkol sa inyo ni Nathan. So, kumusta ang date mo? Naging maayos naman, nagkaroon kami ng candlelit dinner sa napakagandang hardin nila habang nakikinig kami sa isang instrumental song ng iba yung mga piano version na si Nathan mismong tumugtog. At sumayaw pa kami. Naghalikan ba kayong dalawa? Namula si Yara sa tanong ni Eunice. Uy, naghalikan nga sila. So, kumusta yung kiss? Magaling ba siyang humalik?
ilang saglit na hindi nakasagot si Yara habang iniisip ang kanilang halikan. Sige na, sabihin mo na sa akin. Oo, magaling siyang humalik. Sa sobrang galing niya humalik, munti ka na namin makalimutang huminga. Napatili naman si Yara at pinaipayan pa nito ang sarili sa pamamagitan ng isang kamay. So, kung siya ay magaling at mainit humalik, how come na nandito ka at wala ka sa piling ni Nathan buong magdamag? Tila malisyosang tanong nito sa kanya. Eunice, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Ang hari talaga ng isip mo kahit kailan. Natural lang ang tanong ko, no? Isa pa, wala kang dapat ipag-alala kina mami dahil baka sila pang mag-cheer sa'yo sa kasama ko. Panalo ka na kay Nathan? Papakawalan mo pa ba? Bakit ako lang bang iniintriga mo para namang hindi ka pa nakakahalikan kay Paul? Nako, magaling ding humalik si Paul. Kaya tuloy, inisip ko ay kung ang lahat man ng lalaki sa banda ninyo ay magaling humalik, isa ba sa pangangailangan nila iyon? So, mabalik ko ang tanong sa'yo. Kung magaling humalik si Paul, bakit hindi mo siya kasama ngayon? Balik tanong ni Yara na tila nang iintriga rin. Kumunot ang noon ni Eunice. May ibang reporters kasi na nagkataong nasa restaurant rin na pinagkainan namin, kaya naputo lang moment namin ni Paul. Si iyo reporters ang asungot, samantalang sa akin ay si Pelaya na stylist ng banda namin na kinakapatid ni Paul. Bakit? Anong ginagawa ng two-faced na girlalo na yon? Hindi mo rin siya gusto? Nagtaas ng kilay si Yara. Umiling si Eunice. Unang best natin siyang nakilala, mabigat ng vibes ko sa kanya. Siya yung tipo na kapag nakaharap ay mabait, pero salbahe na kapag wala nang nakakakita sa kanya. Pareho tayo ng iniisip tungkol sa kanya. Hindi ako mahilig manghusga, pero nararamdaman ko na pakitang tao lang ang pagiging polite niya sa akin tuwing nakaharap ko siya para sa mga clothes at accessories na ipinapakita niya sa akin para pagpilian at isuot ko. Pag-amin ni Yara. So, anong ginawa niya? Ewan ko. May pagka-psychic yata ang babaeng yun. Andun kasi kami ni Nathan, dahan-dahang sumasayo habang naghahalika na parang wala ng bukas. Nang biglang masira ang moment namin dahil nagring ang cellphone at tumatawag si Pelaya. Bad timing ang babaeng yun. Pagkatapos, ang sumunod naman ay ang malakas na pagkulok at pagkitlat. Kaya naman nagmamadaling na kaming bumalik sa loob ng bahay ni Nathan para hindi kami maabutan ng malakas na ulan. Pagkatapos, hindi na bumalik ang intimate atmosphere sa pagitan naming dalawa. Sira na ang timing kaya ipinasyal na lang niya ako sa buong kabahayan nila. Tapos nanood kami ng movies at nang medyo humina ng ulan ay inihatid na niya ako pa uwi. Baka daw kasi mag-alala kayo sa akin. Dapat ay nag-text o tumawag ka na lang at sinabi kina Nathan ka na lang matutulog. Preferably ay sa tabi niya. Ako pa ba magsasuggest nun? Baka isipin niya pang manyak ako. Sigurado ako na gusto mo naman siyang manyakin. Hay nako, simula talaga na mag-date kayo ni Paul ay lalong lumalala ang pagiging malistrosa mo. Nanlaki ang matang sabi ni Yara sa pinsan. Napahalakhak naman si Eunice. Paano ba naman hindi ka magkakaroon na mo rin pag-iisip? Eh ang gugwapo naman kaya talaga nila, lalo na si Paul ko, no? Tila kinikilig na sabi nito. Napailing-iling na lang si Yara. Ewan ko sa'yo. Maiba ko. Gusto mo bang sumama sa pictorial namin bukas? Natural. First pictorial mo yun bilang drummer at parte ng bandang Phoenix. Siyempre ay susuportahan kita ng todong-todo. I bet na hindi lang ako susuportahan mo ng todong-todo. I'm sure na pupunta ka rin doon para mabantayan mo si Paul. Tumpak! Nakangising sang-ayon ni Eunice. Sa araw ng unang pictorial ni Yara bilang parte ng banda ng Phoenix ay hindi niya mapigilan ang excitement. Lalo na't ang mga pictures na kukunan sa kanila ay ilalagay sa mga magazine spreads, billboards at posters. Excited na rin siyang makitang muli si Nathan kahit na wala pang 24 hours simula nung huli silang magkita. Lalo na't hindi niya maiwasang balik-balikan sa kanyang isipan ang intimate na eksena sa pagitan nilang dalawa ng nagdaang gabi. At habang naaalala niya iyon ay hindi niya mapigilan ang pag-iinit ng kanyang mukha. Hindi niya tuloy mapigilan na mag-isip kung sa pagkikita nila ngayon ay mas magiging sweet at attentive kaya si Nathan sa kanya. Kinikilig na talaga siya. Kaya naman mas binilisan niya pa ang lakad papunta sa dressing room nila kahit iba ang dressing room niya sa mga kabanda niyang lalaki ay magkalapit naman ang mga iyon. Kasama rin niyang dumating si Eunice pero iniwan na niya ito sa pangangalaga ni Paul nang dumating sila ay hindi dokumiwalay pa sa pinsan niya.
Nang makarating siya sa may pinto ng dressing room ni Nathan at akmang kakatok na lang siya nang makita niyang bahaging nakabukas iyon. Mukhang hindi masyadong naisarang maigi ang pinto, kaya naman binaliwala na lang niya ang pagkatok at diretso na lang niyang binuksan ang pinto para pumasok. Pero hindi pa man siya nakakahakbang papasok, ay natigilan na siya at mabilis niyang naitakip ang bibig ng isang kamay niya para hindi marinig ang mga nasa loob ang pagsinghap niya. Dahil mula sa loob ng dressing room, ay nakita niyang magkahalikan si Nathan at Pelaya. Wala pang pangitaas si Nathan habang hawak nito sa balikat si Pelaya. At si Pelaya naman ay mahigpit na nakakunyapit sa leeg ni Nathan na tila ayaw na nitong umalis sa pagkakayakap nito. At ganoon din ang paghahalikan ng mga ito. Tila ayaw nang maghiwalay ang mga labi nila. At dahil nakatalikod sa kanya si Nathan, kaya hindi siya pansin ito. Pero obvious na nakita siya ni Pelaya nang magdilat ito ng mata. At imbes na mahiya sa pagkakakita sa kanya, sa halip ay binigyan siya ni Pelaya ng isang mapanukso at matugumpay na tingin. Bago itong muling pumikit at pinag-igi pa ang pakikipaghalikan kay Nathan. Napaungol pa ito. At bet ni Yara na para sa kapakanan niya iyon. Pakiramdam ni Yara ay nadudurog ang kanyang puso. To think na kagabi ay siyang kahalikan ni Nathan. Ganoon ba kagad ito makalimot sa pinagsaluhan nilang halik? Baliwala lang ba rito iyon? Ngunit ito'y isang big deal sa kanya. Kaya naman bago pa siya tuluyang mapaiyak at magmukhang kawawa, ay tahimik na lang siyang umalis. Kaya hindi na nasaksihan ni Yara ang paglalayo ni Nathan kay Pelaya mula rito. Tungkol saan ba iyon, Pelaya? Iritadong tanong ni Nathan dito na pinunasan pa nito ng isang kamay ang labi. Namiss lang kita kagabi, kaya bumawi ako ngayon. Humakbang papalayo si Nathan kay Pelaya bago ito naupo sa panghisahang sofa. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nangahalik? Gusto ko lang i-assure ang sarili ko. Napakunot naman ang noo ni Nathan. I-assure sa sarili mo? Na ano? Na ako pa rin ang gusto mo. Lalo na ngayong maraming naglalabas ang balita tungkol sa inyong dalawa ng drummer ng banda ninyo. Sabi ni Pelaya na nakanguso pa. Napailing-ilan si Nathan habang naisuklay nito ang kamay sa may kahaba ang buhok nito. Pelaya, matagal na panahon na iyon. Kung ano man ang posibleng sana ay nangyari sa relasyon natin bago ka pa naging sikat na modelo sa ibang bansa. Tandaan mo, mas pinili mo ang iyong career at binaliwala mo ang panliligo ko sa'yo. Hindi nga halos naging tayo. So, para sa ng assurance na hinihingi mo? Tila nangungunsuming tanong ni Nathan dito na kung hindi lang babae at kinakapatid ni Paul si Pelaya, ay baka nasakal na niya ito. Pwede pa rin naman nating ituloy ang dapat sana naging relasyon natin noon. Nandito na ako ngayon at isa sa dahilan ko kung bakit ako naging stylist ng banda ninyo ay dahil sa'yo. Gusto kong maging malapit sa'yo tulad ng dati. Alam ko, you care for me too. Otomatiko namang tumayo si Nathan mula sa upuan at lumayo kay Pelaya. No, hindi na natin kailangan pang ipagpatuloy ang kung anumang paniligaw ko sa'yo noon. Wala na akong ganyang feeling sa'yo. Nagbago ang mga bagay. At oo, inaalagaan kita ngunit bilang isang kaibigan lamang. Sana maintindihan mo iyon. Bahagyang lumamlam ang mata ni Pelaya bago iyon biglang nanlisik ng galit. Si Yara ba ang dahilan? Hindi ba? Nagkagusto ko na sa kanya. Parating ni Pelaya. Wala ka na doong pakialam. Pero mahal kita. Habang nagmumodelo ako sa ibang bansa, ay iniisip ko palagi na sa pagbalik ko ay saka kita babalikan. Hindi mo ako mahal, Pelaya. Akala mo lang yun, dahil iyon ang ipinasok mo sa isip mo. Dahil kung mahal mo talaga ako, ay hindi mo na dapat pambigyan ng time frame kung kailan mo ako balak balikan. I hate you, Nathan. Napapaiyak na bulyaw ni Pelaya sa kanya bago ito mabilis sa lumabas ang dressing room. Napabuntong hininga si Nathan habang sinundan na lang ng tingin ang papaalis na si Pelaya. Kasalukuyan nagbibihis si Yara at katatanggal pa lang iyan ang kanyang blouse nang magulat siya nang biglang walang kaabog-abog na pumasok sa dressing room niya si Pelaya. Nalimutan niyang ilak iyon nang lumabas si Eunice kanina. Dahil hindi naman niya inaasahan na bigla na lang may papasok doon nang hindi man lang kumakatok bilang pasintabi. At napamata siya at hindi makahumas sa pagkakatingin kay Pelaya na napatitig rin sa kanya. I wonder kung anong iisipin ni Nathan kapag nalaman niya na ang naliling sa kanyang babae ay may kapangitang itinatago. And no wonder na ang mga pinipili mong isuot sa mga seleksyon ko ay iyong hindi mga revealing ang bandang likuran. Patuloy pa rin ni Pelaya habang pinagmamastan siya.
Kaya kung ako sa'yo ay huwag ka nang umasa na magugustuhan ka ni Nathan ng totohanan. Natural lang na maging maalalahanin at mabait siya sa'yo dahil kabanda ka niya at naliling pa kayo sa isa't isa. Pero hanggang doon na lang iyon. Alam ko na may gusto ko kay Nathan. Babae rin ako kaya madali kong malaman ang tungkol sa mga bagay tulad nun. Pero tulad ng nasaksihan mo kanina sa tagpo naming dalawa ni Nathan sa dressing room, ako ang talagang gusto niya. After all, matagal na kami magkakilala. Hindi rin si Nathan ang basta-basta nagtitiwala sa babae dahil sa nangyaring trahedya sa pamilya nila. Nakilala ko na siya bago ang trahedyang iyon. Kaya naman matimbang talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Siguro, mabait lang siya sa'yo. Para mas maging maayos at maganda ang rapport ng banda ninyo. At pagkatapos sabihin ni Palaya ang lilitan niya nito at tingnan siya ng may pandidiri, ay walang sabi-sabing tumalikod na ito at naglakad paalis ng dressing room. Habang si Yara naman ay tila robot na napaupo sa sofa habang sunod-sunod na malisbis ang mga luha niya. Hindi niya alam kung para saan ang luha niya kung dahil ba yun sa pagkakatuklas ni Palaya sa pinakatatago niyang sekreto at pangamaliit ito sa kanya o dahil sa sinabi nito na kailanman ay hindi siya magugustuhan at seseryosohin ni Nathan. Yara, anong nangyari? Napailing na lang siya at patuloy sa pag-iyak. Sige na, sabihin mo sa akin, o baka gusto mong si Nathan pang papuntahin ko rito. Hindi, huwag mo na siyang puntahan. Galit na sabi ni Yara sa pinsan. So, anong nangyari at umiiyak ka? Tanong ulit ni Eunice. Kaya naman sa pahikbihikbing salita ay kuwento ni Yara sa pinsan ang buong pangyayari simula nang bigla siyang napasukan ni Palaya sa dressing room at nakita nito ang likuran niya na may malalim at tulis-tulis na pangit na peklat. Lintik na babaeng yun ah. Lugod siya sa akin kapag nakita ko siya. Kakalbuhin ko talaga siya sa sabunot. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero hayaan na natin siya. May punto naman siya. Ako talaga ang ilusyonada. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Huwag kang padadala sa sinasabi ng babaeng yon. Modelo lang siya, pero hindi naman siya kagandahan lalo na at pangit ang ugali niya. Hindi rin siya sexy dahil para siyang saranggola ni Pepe sa sobrang payat. Malnourished na yun at hindi sexy. Salamat na nandito kay Eunice. At least napasaya mo ko ng konti. Pero ayoko nang gumawa ng gulo. Gusto ko lang matapos itong shoot at kalimutan na ang masasamang araw na ito. Alam mo naman na kahit nasasaktan ako, ang palabas ay kailangan magpatuloy. O sa halip, pictorial pala. Pagkasabi nun ay tumayo na si Yara mula sa sofa at hinayaan niyang tulungan siya ni Eunice na mag-ayos para sa pictorial. Nasasaktan pa rin siya pero kailangan niya munang isang tabi iyon kung gusto niya maging matagumpay at hindi mapahiya sa unang photoshoot niya kasamang iba pa niyang banda. After all, professional pa rin siya. Kaya kahit ang gusto na lang niyang umuwi at magkulong sa kwarto niya at umiyak at magmukmuk habang kumakain ng ice cream, ay hinamig niya ang sarili niya para sa pagharap nila ni Nathan sa kanilang photoshoot. Nagsisimula ng photoshoot ay hindi maiwasan ni Yara ang mailang sa presensya ni Nathan, lalo na't sila palagi ang magkatabi dahil sa nasaksihan niya ang paghahalikan nito at ni Pelaya. Idagdag pa roon ang sinabi ni Pelaya sa kanya ay mas gusto niyang layuan ito kaysa mapalapit dito. Nasasaktan siya sa nalaman niya at nasaksihan niya iyon lalo't may espesyal ng nararamdaman kay Nathan. Pero alam niyang kailangan niyang isang tabi sa pagkakataong iyon kung anumang personal niyang damdamin para sa photoshoot na iyon bilang isang professional at kagrupo sa banda ni Nathan. Ang mga unang kuha kasi nila ay mga individual shots. Kaya ngayon naman ay mga group shots. Kaya naman lagi nang makakasama at magkatabi si Yara at si Nathan. Ang unang group photos nila ay nakatayo sila at tila nakasandal sa isang background na ang nakalagay ay chicken wire na bakod. Sina Nathan ay nakasuot ng all black na damit habang si Yara naman ay naka-red sleeveless dress at elbow-length fingerless gloves and boots. Ang kuha sa kanila ay lahat sila ay nakaharap sa camera. Pagkatapos ay iyong tila nakatingin sa malayo. At ang sumunod ay iyong magkabilaan silang nakatagilid kaya magkalapit at magkaharap sina Yara at Nathan dahil silang dalawa ang napapagitnaan na Paul at Mark. Ang pangalawang group photos nila ay nakaupo si Nathan sa tila malatronong silya at nakatayo sa magkabilang side nun sina Paul at Mark. Habang si Yara ay nakapwesto sa bandang likuran ni Nathan nang umpisa, hanggang sinapadpad siya sa kandungan ni Nathan pagkatapos ng ilang shots. At dahil sa pwesto nilang iyon, kaya lalong nailang si Yara. Mas marami ang shots kung saan nakakandong siya kay Nathan at lahat ng tao na nasa photoshoot na iyon ay tuwang-tuwa at kinikilig sa dalawa. Siguro maliban kay Pelaya.
At para sa susunod na shoot, umupo si Yara sa malatrono na upuan. Si Nathan naman ang nakapwesto sa bandang likuran ng kinuupuan niya. Nang tingalain niya ito at sandali, dahil hindi niya mapigilan na sulyapan ito, ay narinig niya ulit ang sunod-sunod na pag-click ng kamera sa kanila, lalo na tumingin rin sa kanya si Nathan at kumiti ito sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya habang magkadikit ang mga mata nila. Kasabay nito, kirot sa kanyang puso. Bago magsimula ang pangatlong group photos nila ay nagpalit muna sila ng damit. Naka-all black pa rin sila ni Nathan pero iba na ang design ng mga t-shirts ng mga ito. Nakasuot sila ng strategically distressed jeans habang si Nathan naman ay nakasuot ng leather jacket. Habang si Yara ay nakasuot ng pulang blusa na may itim na bungo at buto ng graphic disenyo sa harap. Ang unang kuha sa kanila sa bago nilang wardrobe ay nakahilera si Nathan sa pagkakatayo nila at palahan lang nilang buhat-buhat na tatlo si Yara. Meron ring version iyon kung saan ay nakaupo naman sila sa isang pahabang sofa at sa kandungan nila pahalang at patagilid na nakahiga si Yara paharap sa kamera. Meron din silang kuha na nakasandal sila sa tila mahabang mesa pero ayon sa photographer ay i-edit iyon para ang lalabas na sinasandalan nila ay isang sports car na nakapark sa isang tila deserted na lugar. Ang sumunod naman ay nakapwesto sila sa isang makeshift terrace. Meron silang pictures na nakatayo at meron ding nakaupo sa barandilya. At kapag inedit daw iyon, ay papalitan daw ang terrace ng isang Japanese-style na bridge. Pagkatapos kuhanan ng terrace photoshoot nila at ilang wacky photos nila, kung saan meron pang sandali na binuhat ni Nathan si Yara. At inikot-ikot hanggang sa pareho silang mahilo at mapaupo sa sahig. Nagpa-picture din si Paul kasama si Eunice kung saan lagi magkayakap ang mga ito. Meron pang isang tila na nang-iinis si Mort na nakaakbay pa kay Eunice na pumweso sa kabilang side nito. Yara, sandali! Bakit? Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar? Tayo ngayon? Tapos na naman ang photoshoot natin at wala na tayong iba pang nakaschedule na dapat gawin ngayon. Tila napapaisip na sabi ni Yara nang bigla niyang makita sa hindi kalayuan sa kanila si Pelaya sa may bandang likuran ni Nathan. At tila biglang mas malinaw na tumimo sa isipan ni Yara ang mga sinabi nito sa kanya sa dressing room. Kaya naman dahan-dahang umiling si Yara. Pasensya na, may gagawin kasi ako ngayon eh. Oo naman, baka next time na lang tayo lumabas. Napabuntong hininga si Yara. Labag man sa kalooban niya ang sunod niyang sasabihin, ay kailangan niyang masabi iyon dahil kung hindi ay baka siya naman ang lalong masaktan sa bandang huli. Nathan, mas okay siguro kung sa professional na paraan na lang tayo magkita, bilang bandmates na lang at wala nang iba pa. Hindi mo na rin ako kailangang pag-aksaya ng panahon dahil alam ko nakakaistorbo lang ako sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ka nakakaistorbo sa'kin? Pareho lang. Itigil na natin ang pagkakita sa labas bilang profesional. Alam ko naman na baliwala lang sa iyo ang naganap na halikan sa pagkita natin dalawa kagabi. Kaya itigil na lang natin ang kung anumang nagsisimulang meron tayo sa isa't isa. Huwag mong sabihin sa akin anong dapat kong sabihin at namaramdaman ko. At para sa iyong kaalaman, special din sa akin ang kisa nangyari sa pagkitan. Sinungaling. Itigil mo ng pagsisinungaling sa akin. Paano mo nasabing espesyal ang halikan natin samantalang ay wala pang 24 oras ang nakakalipas ay nakipaghalikan ka na agad kay Pelaya. Nakita ko kayong dalawa sa dressing room ninyo. At sabay naglakad sa kanya palayo. Pero hinabol siya ni Nathan at pinilit hawakan ng isa pang braso. Pero mabilis iyong naiiwas ni Yara kaya laylayan ang blouse niyang nahagip ng kamay ni Nathan. Gumagapang ang kanyang palad sa balat ng kanyang ibabang bilikod. Pareho silang nanlamig. Si Yara ay may horror expression sa kanyang muka habang binalik ang tingin kay Nathan. Habang si Nathan ay tahimik at gulat na gulat habang nakatitig sa kanyang kamay na nanginginain hindi pantay na balat sa likod ni Yara. Ano? Pero hindi na naituloy ni Nathan ang sasabihin dahil mabilis nang tumakbo si Yara palayo sa kanya. Yara! Pahabol na tawag ni Nathan sa kanya pero hindi na siya nito pinakinggan pa. Habang si Yara naman ay namamalisbis na ang luha niya habang tumatakbo siya palayo kay Nathan. Pagkatapos ng araw na ito, natitiyak niya ay siguradong hindi na siya gugustuhin pa ni Nathan kahit pa hindi nito nakita mismo ang kapangitan niya. Nahawakan naman ang kamay nito iyon. Ngayon, higit kailanman ay mas nadagdagan ang dahilan niya para iwasan na si Nathan kahit maihirap iyon sa kalooban. Ayaw niyang makita ang pagkasuklam sa mga mata nito kung ipagpipilitan pa niya ang sarili. Mas bagay naman ito talaga kay Pelaya na maganda ang kutis at perpekto ang ganda. Hindi tulad niya. Nasa Japan ang buong banda at entourage na Yara dahil sa isa sila sa nominado sa Asian Music Awards sa taong iyon.
Bukod doon ay magkakaroon rin sila ng live performance sa stage. At dahil kinabukasan pa naman ng gabi ang naturang awards, kaya nagpa siya si Yara na maggalagala muna sa palibot. Kasama rin nila si Eunice na nagpunta sa Japan, pero si Paul ang kasama nitong mag-ikot-ikot bilang date ng mga ito. Ayaw naman niyang makagulo sa date ng mga ito, kaya kahit isinasama siya ng mga ito ay nagpa siya siyang mag-isa. Pero sinugurado niya na hindi siya masyadong lalayo sa hotel kung saan sila tumutuloy. Mahirap nang mawala siya sa Japan dahil hindi naman niya kabisado ang lugar na iyon dahil first time niya. At kung marunong man siya ng language ay iyong mga basics lang at sigurado siya na hindi lahat ng Japanese ay marunong magsalita ng English. Dahil sa pag-iikot niya ay nakapamili na rin siya ng iba't ibang blouses at mga bagay na pwede niyang ipang souvenir at ipasalubong sa pag-uwi nila ng Pilipinas. Kaya naman hindi niya agad napansin kanina pa yatang tatlong lalaki na sumusunod-sunod sa kanya dahil nag-e-enjoy siya masyado sa pamimili. Napansin niya lang ang mga ito nang namimili siya sa isang tindahan ng mga shades at bags nang mapasulyap siya sa may salaming bahagi ng tindahan. Napakunot noo siya at kasabay nun ay ang pagkakaramdam niya ng kaba. Sinusundan ba siya ng mga ito dahil nakilala siya ng mga ito bilang band member ng Phoenix dahil alam niyang naibalita ang pagdating nila sa bansa? O talagang may hindi magandang balak ang mga ito sa kanya? Pero kung tagahanga nilang mga ito, dapat ay may mga dala itong kamera o kaya nagsisimula ng mga ito na picturean siya katulad ng mga press na naghihintay sa kanila sa airport nang dumating sila ng bansa. Lalo na siyang kinabahan na magsimulang humakbang palapit sa kanyang isa sa mga ito. Kung aalis agad siya sa kinororoonan niya, ay siguradong susundan siya ng mga ito. At least, sa kasalukuyan niyang kinapwepestuhan ay medyo may iilan rin mga tao na pwede niyang hingan ng tulong. Pero ano man ang gagawin niya kung pilit pa rin siyang isama ng mga ito at sabihin sa tindera ng stall na kinaroroonan niya na girlfriend o kumag-anak siya ng isa sa mga ito. Paano niya malalaman ang sasabihin ng mga ito kung hindi niya naman naiintindihan ang lengguwahe? Pero hindi na pala niya kailangan mag-alala pa dahil bago pa makalapit ng tuluyan sa kanyang isa sa mga lalaki ay may umakbay na sa kanya at hinapit pa siya nito palapit pang lalo rito. At hindi na niya kailangan pang manghula kung sino iyon. Si Nathan. Kabisado na niya ito. Lalo na ang warm and secure feeling nararamdaman niya tuwing nasa malapit lang ang presensya nito. Maotorisadong nagtanong si Nathan sa lalaki at ang naging sagot lamang nito at humingi ng paumanhin dahil inakala raw nito na kilala nito si Yara. Pagkatapos ay kumaripas na ng takbo. Obvious na kaduda-duda at nagsisinungaling ang isang iyon. Ikaw naman kasi, bakit ka nag-iikot ditong mag-isa? Hindi ko naman nakalain na may susunod sa akin na tulad ng mga iyon. Sa lahat ng lugar ay delikado, kaya kailangan po pa rin mag-ingat at maging alerto. Mabuti na lang at nakita kita rito. Saan ka nga pala nang galing? Kalalabas ko lang sa restaurant na kinaina namin ni Mark, tapos nakita nga kita mula sa kabilang kalye, kaya nilapitan kita agad. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin, kinabahan na talaga ako kanina. At nang mapansin niya na akbay pa rin siya ni Nathan ay siya na ang lumayo rito para matanggal na ang nakaakbay na braso nito sa kanya. Sige, mauna na ako sa inyo pabalik sa hotel. Tapos na rin naman akong mamili. Paalam niya rito at nagmamadali na siyang naglakad palayo pero nagulat pa siya. Nang hawakan ni Nathan ang kanyang kamay. Teka, akala ko ba si Mark ang kasama mo? Malaki na si Mark kaya okay lang na iwan ko siya. Isa pa, may iba pa kaming kasama sa restaurant na kinaina namin kaya hindi siya mag-iisa roon. At saka, oras na para mag-usap tayo lalo na at matagal-tagal mo na akong iniiwasan. Halos magtatatlong linggo na rin. Paano kitang iiwasan samantalang palagi tayo nakikita tuwing rehearsals, live gigs, pictorials at interviews? Lagi nga tayo nakikita, pero kibuindili mo naman ako. Hindi ka nila naman nagpapahatid at sundo sa akin. At obvious na sinisigurado mo na hindi tayo magpapasolo sa isang lugar. Obvious naman na iniiwasan mo ko. At dahil may katotohanan ang sinabi ni Nathan, kaya hindi siya makapagsalita para i-deny ang mga ito. Pagdating nila sa hotel na tinutuluyan nila ay sa suite nila sila ni Yara tumuloy kung saan ka-share niya ang pinsan niyang si Eunice na kasalukuyang nasa date kasama si Paul. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit mo ako iniiwasan, na para bang isang hangin lang ako na hindi mo nakikita. Ang tanong agad ni Nathan sa kanya habang naupo ito sa sofa at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Alam mo kung bakit? Actually, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay basta mo na lang ako iniwasan matapos mo mag-walk out sa akin after ng pictorial natin ilang linggo na ang nakaraan. Dahil alam kong naiinis ka sa akin dahil sa pangit kong likod. Hindi ko sinabi o pinaniwalaan na pangit ka at hindi rin ako naiinis sa'yo. Kaya huwag mo akong diktahan ng anong salita na sasabihin ko sa aking bibig. Pero nakita ko ang tingin mo sa mga mata mo.
Natigilan ako dahil sa takot at sakit na nararamdaman mo pagkatapos ng nangyari sa likod mo. Masyado mo lang in-overanalyze ang reaction ko sa nadiskubre ko. Sa totoo lang, natutuwa ako na nakaligtas ka sa mga pinagdaanan mo. Hindi ko maisip kung gaano kasakit at paghihirap ang iyong pinagdaanan. Kung kaya ko, ako na mismo kumuha ng sakit ng mga sandaling iyon sa'yo. Kung naawa ka lang sa'kin kaya mo sinasabi ang lahat ng iyan sa'kin, then please, tumigil ka na. Tama nang malaman ko na hindi mo ako pinandidirihan dahil sa imperfections ko. Hindi ako naawa sa'yo. Mahal kita at wala namang taong perpekto. So, don't sell yourself too short. Ikaw ay maganda, sweet at talented. Ano pa bang maghihiling ko? Mahal mo ko? Oo. Pero nakita ko kayo ni Pelay na naghahalikan sa dressing room mo noong pictorial natin. Sabi ni Yara, kahit na nga ba bumilis na ang pintig ng puso niya sa tuwa nang marinig niya mula dito na mahal din siya nito. Bigla akong hinalikan ni Palaya. Nagulat ako kaya hindi ko agad siya inailayo sa akin. Pero kung nagtagal ka ay nakita mo sana ang paglayo ko sa kanya at narinig mo sana ang pinag-usapan namin. So, hindi pala totoo na may relasyon kayong dalawa tulad ng sinabi niya sa akin? Nope. Well, matagal ko na siyang nilikawan. Pero tinalikuran niya ako at pinili niya ang karir niya sa ibang bansa nang wala man lang pasabi sa akin kung meron pa bang pag-asa ang relasyon namin noon. Ngunit lahat ng iyon ay nakaraan na. At ngayong may nararamdaman ako para sa iyo, ay masigurado ako sa nararamdaman ko sa iyo na ikaw ang mahal ko. Pero bakit may sinabi sa akin si Pelaya na matapos ang trahedyang nangyari sa pamilya mo, ay imposibleng magseryoso ka sa akin dahil sigurado siya na siya lang ang babaeng seseryosohin at mamahalin mo. Dito ka umupo sa tabi ko, sweetheart. Ikuwekwento ko sa iyo ang buong pangyayari tungkol sa trahedya ng pamilya ko. At nang makaupo na si Yara sa tabi ni Nathan, ay ginagap ni Nathan ang isang kamay niya bago ito nagsimulang magkwento. Malungkot na araw na yon. Nalaman at kinumpronta ng tatay ko na niloloko siya ng nanay ko. Ang nanay ko, galit na galit at guilty kasi nalaman ang sikreto niya. Umalis siya ng bahay namin at naaksidente siya. Sa sandaling iyon, nagbaril lang sa sarili ang aking ama sa aming silid-aralan sa aming bahay. Alam mong isa kami sa ikinikilalang pamilya dahil dito sa bansa at ama namin ay isa sa tinitingalang negosyante dito sa bansa. Siguro hindi niya kaya ang kahihiyang alam niyang darating sa pamilya namin. Siya ay isang mapagmataas na tao pagkatapos ng lahat. Siguro sa pag-iisip na iyon na sinamahan ng kanyang kahinaan at sakit sa puso ay nagtulak sa kanya ng pagpapakamatay. Kaya naman hindi namin ipinalabas sa press ang totoong dahilan ng trahedya. Ang alam ng lahat kaya nagpakapatay ang ama namin ay dahil nang malaman nitong namatay sa isang vehicular accident ang pinakamamahal niyang asawa. Pero alam namin ng kapatid ko ang totoo. Malungkot itong ngumiti sa kanya. At siguro, naging parte ang trahedya na iyon para hindi ako magkaroon ng seryosong relasyon sa isang babae. Oo, nakikipag-date ako, pero hindi yun umaabot ng matagal para maging seryoso. Baka nasa isip ko, iniisip ko na baka oras na magseryoso ako ay iwan at taksaktan rin lang ako ng babaeng mamahalin ko. At ang isang bahagi ng aking sarili ay maaring matakot sa pag-iisip na baka matulad ako sa ama ko na hindi kinaya ang nararamdaman. At iyon siguro ang dahilan kaya nasabi sa iyo ni Pelaya na maaring hindi ako magseryoso sa iyo dahil bago kita nakilala ay wala akong idinedate na babae na tumagal ng isang buwan man lang. At ngayon, tanong ni Yara. At pagkatapos ay hinawakan niya ang magkahawak nilang mga kamay sa gilid ng kanyang pisngi. At ngayon, hindi ako natatakot na mahalin ka. Pinaramdam mo sa akin ang sarili ko. Ginawa mo akong mas malakas at mas mabuting tao. Ang pag-ibig sa'yo ay nakakalimutan ko ang sakit na idinulot sa amin ng aking kapatid sa trahedya ng aking pamilya. Pinaramdam mo sa akin na napakabata at malaya. Lalo na at an early age ay naging responsible na ako para sa naiwang negosyo ng parents namin. Nahihiyang umiti si Yara. Masaya ako na pinaramdam ko sa iyong kahangahangang feelings. Mahal kita, Nathan. Mahal din kita, Yara. Ani Nathan bago inito inilapit ang mukha kay Yara para halikan. Isang mabangong halik ang ginawaran ni Nathan kay Yara. Hinila ang katawan nito laban sa kanya nang maramdaman niyang gumanti ito sa mga halik ito ng may parehong kainitan. Ang kanyang mga daliri ay buhol-buhol sa loob ng kanyang mga hibla ng buhok na inilapat sa kanya. Halos na nanaginip na sabi ni Yara. Gusto kitang makita, mahal. Inangat ni Yara ang kanyang muka, hindi sigurado ang kanyang ekspresyon. Please, hayaan mo akong makita kung sino ka, ang babaeng mahal ko.
Sandaling pinagmasan ni Yara si Nathan. Hindi pa rin kasi niya maiwasan ang ma-insecure at matakot. Pero nang nakita niyang assurance at pagmamahal sa mata nito, ay tumayo na siya muli sa kinuupuan niya sa tabi nito at pumeso siya malapit sa tapat ng sinag ng araw. Tinalikuran ni Yara si Nathan at sa huling pagpapatahimik ng hininga ay unti-unti niyang itinaas at tinanggal ang suot niyang blouse. Ang pangit, di ba? Nang magkaroon ng sunog sa bahay namin, ay nadagana ako ng bumabagsak na yero at kahoy na nasusunog. Dahilan para malalim at uka-uka ang nasunog kong likuran. Kinailangan kong gumapang palabas sa nasusunog naming bahay para makaligtas. Mabilis ang naging pangyayari ng araw na iyon. Mabilis din kumalat ang makapal na apoy at usok. Nakaligtas lang ako dahil nakatulog ako sa sala namin habang gumagawa ako ng project. Habang ang mga magulang ko at kapatid ay nasa kwarto ng mga ito at doon natutulog. Narinig ko pa ang kapatid ko na tinatawag ako at ang aking mga magulang. Ganon din ang mga magulang namin. Pero hindi nagtagal ay hindi ko na sila naririnig. Habang helpless din ako at wala rin akong makita sa kapal ng usok. Nagkataon lang nakabisado ko ang labasang pinto namin kaya nakalabas ako ng buhay. Akala ko mamamatay na rin ako, lalo na tumitindi ang sakit ng likod ko. Later ko lang nalaman na sa ospital na eksaktong tumama sa bahay namin ang isang napakalakas sa kidlat kaya mabilis na nagkasunog sa bahay namin at nagsibagsakan ang bubong at kahoy. At dahil masyadong malalim ang mga scars ko sa likod, kaya kahit natanggal na ang mga dead skins ay hindi na rin maipa-plastic surgery ang likod ko. Masyado raw kasing na-damage ang balat sa likod ko. May pangamba at lungkot na sabi niya. Dahil anumang sandali ngayon ay alam niyang mandidiri rin sa kanya si Nathan at iiwan din siya nito. Kaya naman napasingha pa siya nang maramdaman niya ang daliri nito na tinatrace pa ang mga scars niya. May pakpak ka, sweetheart. Puro puti. Mahabang tip na pakpak. Halos kumikinang sila sa sikat ng araw. Para kang anghel. Aking anghel. Maganda ka. Huwag kailanman pagdududahan iyon. At yumuko siya at hinalikan ang mga balikat niya at ang iba pang bahagi ng likod. Habang si Yara naman ay hindi maiwasang mapasinghap, lalo na nang halikan ni Nathan ang bawat bahagi ng likuran niya. At nang matapos itong sambahin ng mga halik ang likuran niya, ay naramdaman niya ang paglapit at pagyakap nito sa kanya mula sa likuran. Automatic na napaharap siya nito. Nanginginig ang mga mata nito sa luha habang nakatingala sa kanya. Nathan, mahal kita. Mahal din kita, sweet angel. Hinawakan ni Nathan ang mukha niya at muli siyang hinalikan ng malalim habang ang kabilang kamay naman nito ay gumagala sa nakabilad niyang laman na parang sinasamba ang mga ito sa pamamagitan ng paghawak nito. Lalong humigpit ang yakap ni Yara sa kanya at hindi na rin siya nagtanong nang maramdaman niyang binuhat siya ni Nathan papunta sa kwarto ng suite. Gusto mo pa yata kantahin ko ang Teenage Dream ni Katy Perry. Napapangiting sabi ni Yara nang sandaling maghiwalay ang labi nila ni Nathan. Baka ibig mong sabihin, adult dream, di ba? Pabirong sabi nito. Nagkangitian sila sa isa't isa bago nila ipinagpatuloy ang paghalik ng makarating sila sa kama. Hindi na nila pinansin ang kusino mang kumakatok sa suite. Mga kafelisidad, salamat at nagustuhan ninyong aming natapos sa kwento. Sana ay nandyan kayo araw-araw para sa amin. Maraming salamat! God bless! Shoutout po kina Nuraini Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po!